Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay naibalita natin sa inyo na opisyal nang pumirma ng kontrata sa Lakers si Spencer Dinwiddie. Ganun pa man, pag-usapan nga natin ang kanyang fit. Ang tanong ay saan pa nga ba siya pupuesto sa team na ito? Dahil walang duda na magaling siya. Ganun pa man ay loaded na nga ang guard spots ng Lakers. Andyan si D'Angelo Russell, Austin Reaves, Max Christie, Jalen Hood-Schifino, Skylar Mays at ang injured Gabe Vincent at Cam Reddish. At madalas nga mag-point guard sa team na ito ay wala pa sa nabanggit natin at yan nga ay si LeBron James. Si LeBron pa rin nga ang point guard ng opensa ng Lakers. Kapag pumasok nga sa lineup si Gabe Vincent at Cam Reddish, ay tiyak nga na mababawasan pa ang minuto ni D'Lo at Austin Reaves na napakaganda na nang nilalaro ngayon. Noong naglalaro nga si Gabe Vincent ay sobrang alat ng performance ni Reaves dahil sa alanganin na labas-pasok niya sa lineup. Kung ibabang kumo naman si Gabe Vincent ay parang nagtapon ka lang din nga ng 10 million sa kanya. Habang kung si Max Christie naman ang ibabang kumo ay mapuputol nga ang kanyang pag-develop. At kapag pumasok na si Spencer Dinwiddie sa lineup, tiyak na tatlo o apat sa guards ng Lakers ngayon ang mababangko dahil paano mo nga hahatiin ng 48 minutes para sa pito o walong guard kung saan dapat mabigyan mo din sila ng pagkakataon na makakuha ng rhythm. Kung lahat nga sila healthy, malamang ang 4-guard rotation nila ay si D'Lo, Reaves, Vincent at Dinwiddie. Kailangan nga ang depensa ni Vincent dahil hindi ito kayang ibigay ni D'Lo, Reaves at Dinwiddie. Habang si Reddish naman ang maghahanap ng playing time, kailangan niya nga makasingit sa apat na guards na ito habang makikipagsiksikan din siya sa small forward position kay LeBron, Prince, Vando at Hachimura. Habang sila Christie nga ay good luck na lamang maghanap ng playing time. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? At sino ba sa palagay nyo mababangko sa kanila? Habang naganap naman ang game ng Golden State Warriors at ng Phoenix Suns kanina kung saan naging dikit ang buong game, madaming bangayan at palitan ng mga salita na hindi pang bata ang naganap. Si Draymond nga at Nurkic ay muling nagkakapikunan. Lumamang na ang Warriors sa last minutes ng game at aakalain mo nga na sila na talaga magwawagi. Ganun pa man takeover mode nga mga kaibigan si Devin Booker at magkakasunod na puntos ang kanyang ginawa para ibigay sa Suns ang 2-point lead with only 3 seconds remaining sa game clock. Subalit hindi pa nga ito tapos. Na ipasok ni Curry ang long 3-pointer upang ibigay sa Warriors ang kalamangan. Hiyawan nga mga fans. 0.07 na lang nga ang natira sa game clock at hindi na nakagawa pa ng game winner ang Suns dahilan upang makuha ng Warriors ang kanilang ikalimang panalo sa huling aning na laro nila sa score na 113-112. 30 points, 9 rebounds, 6 assists si Stephen Curry on 9 of 16 shooting sa 3-point line, including ang game winner. 21 points, 5 rebounds si Jonathan Kuminga. 15 points, 7 rebounds and 9 assists si Draymond Green, 12 points, 5 rebounds si Andrew Wiggins, at 11 points si GP2. Sa Suns naman ay 32 points, 4 rebounds, 6 assists si Devin Booker, 24 points, 10 rebounds, 7 assists si Kevin Durant, at 15 points, 5 rebounds, 5 assists and 3 steals si Bradley Beal. So last game nga ay nagtala ng 11 3-pointers si Curry, at ngayon naman ay siya mang kanyang ginawa. That is 23 pointers in the last 2 games. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?